Mga requirements naman na kailangan niyong dalhin pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW ngayong buwan ng July. Number 1, ang inyong e-travel departure card registration. Meron akong video tutorial guys kung paano mag-register sa e-travel departure card na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. Number 2, ang inyong UEC or OEC exemption. Number 3, ang inyong valid visa. Pero dito sa United Arab Emirates guys, ay Emirates ID na natin ang nagsisilbing visa dito sa buong United Arab Emirates. Kaya kung mapapansin nyo ay wala nang tatak na visa ang passport natin. Number 4, ang inyong passport. Number 5, ang inyong ticket. At number 6, ang inyong OWA membership. Guys, paulit-ulit kong sinasabi at sinasama sa listahan ng mga requirements pabalik sa ibang bansa ang OWA membership. Dahil napakaraming mga OFW ang laging nakakalimutan mag-renew ng kanilang OWA membership. Kahit hindi ito guys sinahanap sa immigration, pero lagi kong sinasuggest na dapat lagi tayong mag-renew nito kada 2 taon. Dahil proteksyon natin ang mga OFW ito habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa, just in case man may mangyari sa isang OFW habang nasa abroad. Every 2 years lang yan, Darcy. Every 2 years. Grabe, 2 years. Oh. And the benefits that you're gonna be getting is that parang meron ka na ding instant insurance. Oh. For yourself, for your family, at sa mga anak mo, meron pa silang... May scholarship program tayo. Program. Yung EDSP, yung Educational Development Scholarship Program natin, 60,000 a year yan. Mm-hmm. Para doon sa mga anak nyo na medyo mas may talent. Mm-hmm. Bakit natawa ka na? Wala lang. Kasi maraming mga talentadong nanonood. Oh, yung hindi masyado may talent, mamaya na yon. So, ano to? Exam ka sa DOST. Kung nakapasa ka, 60,000 a year ang bibigay nating support. Now, this is what I want to make clear, you know, with our OFWs. Madalas, Darb, sinasabi nila, dapat daw lahat. Mm-hmm. Aba, $25 lang yung binigay, Darb. $25 lang ang binigay. At hindi naman po lahat ng OFWs ay nagbabayad sa amin. Yes. Diba? So, gay-gaywang ho ang bangka natin. For sure. No? And, meron pa tayong Department of Education, no? Hindi ho sagot ng OWA lahat ang pagdating dyan. So, kaya ito po ay may quota. Uh-huh. Sa bawat region, meron tayong quota kung ilan ang ating bibigyan ng scholarship. Now, kailangan din naman, tinitingnan din natin, sino ba yung masigasi? Yes. Kasi we'll be spending good money. To support the education of your daughter or your son. So, kailangan natin dito yung seryoso. Yung mga deserve naman. Oo. O ngayon, ito yung mga kumikita ng $600 and above. At saka medyo magaling. Yes. Para tumatawa. Exactly. May question ako. Ano ba? Pag hindi masyado magaling? Hindi. Mamaya, siguro. May expiration ba ang membership ng OWA? Basta every 2 years. Pag after 2 years, ano na? Tapos na. Pay ulit sila. Oo, so basically, if they pay once, 2 years sila covered, and then they pay again, 2 years ulit sila ngayon, covered. Ngayon, commission, napagbibigyan natin kahit 1 month. But it's, I mean, as I'm saying, you are just being asked to pay for $25. You convert that into peso. That's just 57 pesos a month. Diba? And we're talking, dito pa lang, panalo ka na eh. Sobra. Diba? Ngayon, kung doon sa mga OFWs naman na ang kinikita, $600 and below. Meron tayong ODSP, OFW, Development Scholarship Program. Mm-hmm. Ito, $20,000 a year. Pero kailangan naman, i-apply naman natin. At wag nyo kaming inaaway. Pag hindi nakapasa, siyempre naman, hindi natin kayang lahat. And in-increase na natin itong ating ODSP na ito to 5,000 scholars a year. Madami na din. Oo. Wag lang naman nilang iasa sa amin lahat. No? You have to apply and then nagbubukas ang slots niyan sa mga regional offices ng OWA. We have about 17 regional offices all over the country. Kumbaga, ang puhunan mo na lang, Darbs, yung sigasig naman, yung effort naman. Yes. Eh, kadalasan, nagagalit pag hindi ko nabigyan ng scholarship. Sa'yo ba nagagalit? Oo, kasi message ko. Wala daw. Siyempre naman, kailangan mag-effort din naman tayo, di ba?